What's up mga pre? Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa YouTube channel ko, just like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. And comment na rin kayo for shoutout and for your suggestions sa next content. See you! Ciao! Okay mga pre, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, lilinisin natin tong motor. So, ngayon, ang gagamitin natin ay Joy dishwashing liquid. Hindi ito sponsor ha. So, brush, toothbrush, tsaka basahan. So, let's do this. A few inches later. Okay mga friends, let's do this. Ito mga pre, pag naglinis tayo, huwag natin tulangin basahin itong mga tools. Ito magukos ng kalawang at saka magresulta sa loose connection. Hindi nagagana yung mga tools mo. Kaya ng kailaw, signalize, nakarta, bitina, starter. So, huwag natin basahin. So, pag gumamitin na power spray, wag lang natin ilapit masyado para hindi matura yung pintura ng Yeah, boy. A little longer than a few minutes later. Okay, mga pre. Ayun, lalagyan ko ng tubig yung timba. Buti lang dito may poso. Ito yung tubig na panghalo sa sabon. Yeah, boy. Hirap buksan. Madulas. Okay mga pre, ito, mula na, mahalo na, let's do this! A few moments later. So mula sa taas, pababa ng pababa. Yeah boy! Okay guys, yung gamit natin yung basahan. Medyo portal dyan. So kung gagamit kayo ng kamunas, maglinis nyo ng ito. Huwag kayong gumamit ng maon or yung mga magagaspang. Kasi magagaspang yung ano, yung cover ng motor niya at natatanggal yung pintura. Mag-iwan siya ng mga marka. Yeah, boy. Okay mga pre, dito natin ito gagamit ng itong toothbrush. So, ang purpose nito is yung mga sulok-sulok na di natin maabot is ito yung gagamitin natin pang linis. At saka dito sa mga bolts niya. So, dito sa mga sulok-sulok. So, credit pala sa car mechanic namin si Sir GC. Yeah, boy. Kasi, idea niya rin ito eh. Yung toothbrush na dapat gamitin sa mga bolts, sa mga crankcase bolts saka yung sa ibang parte ng motor. Later. Guys, dito naman tayo sa kabila. So yung mga sulok-sulok na din natin maabot, so sigurado dito sa toothbrush maaabot yan. Toothbrush lang katapat ng mga dumi. Sa paglilinis ng motor mga pre is konting tiyaga lang talaga yan, tiyaga-tiyaga lang din, parang pag-ibig din yan. Kung di ka magtiyaga, alam mo na ang susunod. Much later. Okay mga pre, ngayon dito naman tayo maglilinis sa
may lead shield dito sa harapan. So, gamit itong toothbrush. So, lilinisan natin yung takip na ano yun, sa may head niya dito. Alam. So, dati, yung stock ko, wala pa akong tinatanggal. Dito, may cover to dito. Tsaka dito. So, tinanggal ko para madaling makalabas yung init ng nakla kapag maandar. At tsaka, mas madali siyang linisin. Kasi, open na siya dito. Dito. Open siya. At tsaka dito, sa harap. Yeah, boy. So, next 2 days. Dito rin sa radiator cover, linisin din natin. Umabot, gagamitan natin ng power toothbrush. Nakalimutan kasi kasing tanggalin itong ano eh, itong leg shield. Kaya medyo mahirap linisin. So, okay lang, may toothbrush na yeah, boy. One eternity later. Okay, mga pre. Ang susunod natin lilinisin ito dito sa harap, dito sa may baba. Baba ng radiator. Dito sa makina tala. So, dito mas nagagamit itong ano, yung toothbrush. So, dito mas malaki yung espasyo niya. Malaki yung space, so pwede kayong gumamit ng brush yung mas malaki. Pwede yung gamitin yung dito. So, lunisan natin pati yung elbow ng tambucho. Tsaka, toothbrush na gagamitin natin. So, isipin mo na lang, ngipin mo yung ginagamitan mo ng toothbrush. What? At isipin mo lagi, jowa mo tong motor mo. Yeah, boy. Kasi diba ayaw mo naman tumabi sa jowa mo kapag walang ligo. At isa pa. Mas magandang sakyan kapag bagong ligo. Oh my God! Wow! At mas pogi tingnan kung malinis lagi yung motor mo. Attractive sa mata. Lalo na sa mga chicks. A few inches later. Okay mga pre, susunod natin itong panang radiator. So, dito, dahan-dahan lang. Baka masira yung panang radiator natin kasi labi to ito. So, dahan-dahan lang sa pagpunas. Tsaka, gamitan lang natin ang toothbrush. Kulimitan lang natin pati yung radiator. So, itong pan. So, gamitan natin ang toothbrush. Abot naman ang toothbrush. So, mahirap na ipasok kasi ito kamay. Kamay yung so, toothbrush na lang. So, bracket ng ano, fan din. Bilisan din natin gamit ang brush. Tsaka yung pinaka-fan. Ikutin lang natin. A few moments later. Okay mga pre, susunod natin itong dito sa undernet. May fender tsaka yung swing arm, yung sparket, yung tambucho, tsaka yung mags, yung gulong. So, sa napapansin nyo, may gas
gasgas dito. Ito. Gasgas yun. At saka ito. Gasgas. At saka ito. Sa taas. Ito. May gasgas. So, sa mga next na video ko, gagawan ko ng vlog kung ano nangyari sa akin ng disgrasya ko. So, ito yung resulta ng pagka-aksidente ko. So, gagawin natin ng vlog paano to ayusin. Ito. Paano remedyon yun? Okay, mga pre, ito na susunod natin itong singan. Brake caliper. Then, yung bracket ng caliper at saka yung display. So, itong display natin, manipis na. Kasi, nakayod masyado ng ano, brake pad. So, sa susunod, papalitan natin kung may budget na. So, yun. Sumasulok-sulok. Nakaabot naman. Kasi malaki naman yung space. So, gamitan din natin ang toothbrush. Para sure na malinis. So, itong chin cover. Masing arm. Tinanggal ko na yung air cleaner box cover para madali siyang linisan dito inside. Pero hindi ko tinanggal yung buong air cleaner box para may filter siya. Ito dapat linisan natin dito sa missing arm, sa may dito sa money shop niya. So, mapasok naman yung kamay natin kasi malaki na ng space. So, dito sa may engine sprocket, banda. Linisan na natin, abot na natin. So, hindi natin malinisan lahat. Hindi natin maipasok yung kamay natin. So, gamitan na lang ito, brush. Ito, center stand. Linisan din natin. Kasi dyan tumatalsik yung langis ng kadena. Langis na may kasamang buhangin ng pabok. So, dyan namunod, tumitigas. So, linisan din natin. A few inches later. So, next natin itong dalawang at saka yung mugs. Kaya mga pre, may mga part din na naiiwan yung gumi. Pag itong basahan ang ginagamit na ito, binitan lang natin ng dishwash. A little longer than a few minutes later. Kaya mga pre, tapos na natin linisin itong dito na side. So, sa kabila naman. Pero bago tayo muna sa kabila, chinset muna. So, itong sprocket sa atras. Sama na rin natin yung gabi na matanggal yung mga binigay. A few inches later. Okay mga pre, tapos na tayo sa kabila. Dito naman tayo. Okay mga pre, may part kasi dito sa mugs natin sis. So, di natin yun may pa, di natin may pasok ng kamay natin dito sis. Gamitan natin yung toothbrush. A few minutes later. Okay mga pre, undernet na naman. Madali lang naman itong linisin dito. May mga tornilyo dito na maaabot ng brushing. Brushing natin. Saka itong side na to. So, yun lang. Madali lang naman dito sa likod. 346 minutes later. So mga pre, dito naman tayo sa cowling, sa mga headlights. Sabi natin ang toothbrush kasi meron tornilyo dito dito. So, mga tornilyo. At ito, may damage rin dito yung pagka-accident ko sa ito.
So, aayusin natin yan sa susunod na vlog. So, next, itong gulong. Mag-check yung garlic ko. Okay, mga friend, dito naman sa kabilang side. So, caliper is pwede natin gamitan ng toothbrush. So, yung mags na tertyo. A few moments later. So, mga pre, ito na last na part na lilinisin natin itong side mirror at saka yung lint bars. So, walang natin basahin masyado pa man itong mga switch. So, advice yan ng mechanic na ready for surgery safe. One pathetic sob story later. Okay, mga pre. Last part na tayo. A few moments later. So ito mga pre, lilinisin din natin dito kasi pumapasok din yung tubig dito kaya yung dumi. Isa na lang natin dito. A few moments later. Okay mga pre, tapos na natin linisin yung motor tsaka tapos na rin natin kumasan. So, painitin muna natin. Okay. So, bago ko tapusin itong vlog na to, shoutout pala sa kabatchmate ko nung high school, si Aaron Gorcha. Shoutout sa'yo. And shoutout rin sa RRHC Philippines, RRHC Mindanao Chapters, RRHC Team Isa-Isa, ano na tropa natin. So, see you on my next vlog, mga pre. Ciao!